buong mundo. Nay, tay, kapuso. Pero po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa amin, sa aming mga live streaming channels, sa Facebook at YouTube, at sa lahat ng nakikinig po sa DZBB. Maraming maraming salamat. Welcome to the program. Masaya po ang ating programa ngayong hapon. Pero ito'y mainit na pinag-uusapan. Bago po mag-umpisa ang ating programa, ay si Chiang Susan po ay umikot ho dito sa buong building, itong building na ito ng GMA 7. She interviewed 58 people. 55 ang nagsabi na ang ating mga panauhin ngayong hapon ay bagsing irog. Ganda, no? Hindi sila naniniwala na magkaibigan lamang. Are they friends? Are they together as lovers? Are they partners? So, our program today is about friendship and about love. Nay Tay Kapuso, please welcome. May mga reaksyon na. Buboy Villar, Angelay Andres! Hello po! Totoo po ba yung tataboy? Totoo po yung 58. Umikot. 58 po? Bawat floor umikot. Nag-interview si Chiang Susan. At tinanong talaga, harapan, kayo ho ba naniniwala na si Angelay at saka si Buboy ay may relasyon? Sa 58 na nakausap ni Chiang Susan, 54 ang nagsabing, ay, boyfriend-girlfriend ho yan. Grabe! Oo. Ba't hindi kayo naniwala doon sa natira? Talaga, sa mga natira, ubusin natin ang 58! Maraming salamat. Maraming salamat po, Tito Boy. At Merry Christmas. Dito ka na. Merry Christmas Merry po. Merry Christmas! Gusto po ang bilis ng unang Christmas na. Pero ano ang inyong reaksyon? Pag may mga taong hanggang ngayon ay nag-i-insist na there's something between the two of you. Or ano nga ba talaga ang estado ng inyong relasyon? Ladies first. Ikaw muna. Ikaw na. Ba't ako sa... Ladies first nga muna. Dapat ikaw muna. Iba na ngayon, 2023. Huwag na 2024 na. Ikaw muna. Sagay, magsasalita na ako. Okay, sir. Tita Boy, ang actually po kasi, ano po yung tanong niya, Tita Boy? Answerable by a yes or a no? Kayo na nga ba ni Angelay Andres? Hindi po, Tita Boy. Hindi po, Tita Boy. Buboy, wala bang mga pagkakataon na sumasagi sa iyong isipan pag tinititigan mo si Angelay na bakit hindi? Actually, Tito Boy, maraming beses na po yan. Oh. Apo. Hindi naman po ako magsisinungaling sa'yo, Tito Boy. Salamat. Maraming salamat. At sasabihin ko po sa inyo totoo na oo, magtatanong po ako. Tinatanong ko minsan ang sarili ko na bakit nga ba na parang mabilis akong ma-fall? Pero bakit hindi ako na-fall sa'yo? Oh, okay. So anong sagot doon? Yun po yung questionable po yun sa akin. Ah, na wala kang sagot hanggang ngayon? Opo, na hindi ko po alam. Na alam ko po na special si Jenny. Baka naman pinipilit mong hindi mag-fall. Ganun po ba yun? Maaari. Pwede, po. Dahil magkaibigan kayo, di ba? Hindi po, Tito Boy, kasi ano, focus po kasi ako sa goal ko rin. Parang, okay. Siyempre, Tito Boy, may dalawa akong anak. At sila yung parang main core ko ngayon. Sila at kasama mo sila ngayon. At kasama ko sila. Ngayong magpapasko ay makakasama mo ang iyong dalawang anak. Oo. July, I'm sorry. Ano ang reaction mo pag napapag-usapan ng ganito? Yung ganun po. Parang diring-diri ka. Hoy! Hindi ako! Hindi ako ba't ako matitin? Kanina sabi mo, yung 44, yung apat, kompleto yun natin, parang ayaw na ayaw mo. Hindi! Parang ganun ang dating, Angelay, no? Hindi. Parang po, medyo. Ngayon, hindi ako nagdidiri. At saka yung tanong niya na bakit hindi ako mag-fall sa'yo, parang may problema, hindi ba? Opo. Hindi po. Parang hindi ako mag-fall, Buboy. Hindi, sa ganda mong yan. Diyos ko naman, hindi. Hindi, ano yun, Tito Boy, na-appreciate ko yun kasi mas nararamdaman ko na pure yung friendship na nasusuklian yung pure na friendship na binibigay ko. Tama. At saka lalong pangangalagaan. Opo. Kasi napakaganda at bihira ka ngayon. Hindi naman bihira, but you know, it's rare to find really true friends. Di ba? Opo. Sorry, Tito Boy. Sobrang komportable po ako. Halimbawa, ayusin niya yung buhok ko, agad alam mong walang mali siya. Alam mong nagki-care sa'yo na yung tao. Nakakasiguro ka. Opo. Tito Boy. Tito Boy, easy. I understand. I really understand that you found a brother in Buboy. Paano kayo nagtagpo sa YouTube? Ay, naku po, bago ba po yung YouTube? O bago pang YouTube? Sila po kasi talaga muna magkaibigan ng nanay ng mga anak ko.
Sila po talaga yung maging magkaibigan. Okay. Nag-meet po kami, Tito Boy. Ito po hindi alam ng marami. Kala nila YouTube lang eh. Opo. Hindi po malalim pa po doon ilang taon na nakalipas. 2016. Opo. Okay. Magkaibigan talaga sila. Kasi iniidolo nga ito si Jelay. So, may time na parang nag-guest siya sa isang event. Nandun din po ako. Nagkabatian kami. Sabi ko, ay, Jelay, hanggang sa hindi ko akalain na parang sa unang bati namin, eh, mauulit pa. Mm-hmm. Na dahil din sa nanay, yung mga anak ko. Siya po yung naging tulay din namin eh. Mm-hmm. Para maging magkaibigan kami. Okay. Tapos hanggang sa mas nagkatrabaho na tayo sa, mm-hmm, ano nga to, yung Marin tayo? Ano? One of the Bays. Pagkatapos nun, Tito Boy, sumunod naman, sunod na teleserye naman. Magkambal naman ang role namin. At doon na po ako pinush sa pag-YouTube. At bakit mo nga ba kasi? Pero matagal na. Nung unang teleserye pa lang, sinasabi ko na, pinush ko kasi nakita ko siya, Tito Boy, na mas nakakatuwa siya, magaling siyang magpatawa, yung personality niya nakakatawa, yung parang pag nakita pa lang kita nakakatuwa, ay buboy, yung ganun. Oh, ay buboy, yung ganun. So sabi ko, ah, pwede ka mag-vlog. Pwede ka mag-vlog, sabi ko sa kanya, gawin mo yan, ganun. Try mo lang, try, di ba? Paano ba ang epektibong pagbukas ng vlog, Jelay? Pagbukas po ng yung, vlog? Yung how do you open a vlog? Ah, ako tayo po. Na tayo. Ako ganito ako mag-open eh. Oo. Ganun po. Yo! Today is the day na masaya ako kasi makakasama natin si Tito Boy! Ganun po. Ganun ang energy. Ganun po, ganun. Parang may topak lang. Yeah! Ganun. Okay. Halimbawa, gagawa tayo ng fast talk. Tapos nag-vlog tayo. May naisip na ako. Okay po. Halimbawa, pag sumagot ka, upo. Halimbawa, boy, girl. Boy, girl. Boy, girl. Halimbawa na. Boy, girl. Ano ang sagot mo? Mali pa naman ako. Boy, girl. Boy. Upo. Ayun. Okay, tapos okay. Tayo. Ayun. Basta na natin. Fast to. Fast to. Basta upo, tayo yun. Okay. Version. Okay, Jelay. Jelay. Ano? Oh, Jelay. Diyan ka, umupo ka muna. Jelay, TikTok o vlog? Vlog. Instagram, YouTube. Jelay, paborito mong ka-collab? Dulay na buboy. And buboy. Buboy. Bok o buboy? Bok. Buboy. Tatakbo o tatalon? Tatalon. Jelay. Una mong napapansin sa lalaki? Ano? Ah? Smile. Smile? Una mong napapansin kay Jelay? Eyes. Jelay. Your best asset? Ano? Mata. Your best legal move? May smile. Jelay. Your biggest turn off? Ano? Sinungaling? Buboy. Your biggest turn on? Turn on? Mabang mong kilikili. Jelay, mahabang ligawan o mabilis ang ligawan? Mahabang ligawan. Buboy, conservative o liberated? Hindi ko po alam sa Tagalog yun. Ano po ba? Conservative. Conservative. Okay. Jelay, ex na kaibigan mo pa rin? Ay, patay na. Patay na po. Pero, kami. Buboy, artista na sana naging ex mo? Ano po? Artista na sana naging ex mo. Solo you suck. Jelay, ayaw na ayaw mong ginagawa sa'yo ni Buboy. Kinikilite. Ay! Kinikilite. Buboy, paborito mong ginagawa sa'yo ni Jelay. Pinapaputrit. Jelay, artista ang nanligaw sa'yo. Ay! Secret na yun. Si ano po? Si ano? Tignan ko na lang. Buboy, artista ang nambusted sa'yo. Ang dami nila. Jelay, pinapatawa mo o pinapatawa ka? Buboy, mahal mo o mahal ka? Mahal ako. Lights on, lights off. Oo, sa inyong dalawa. On, off. Happiness or chocolates? Ano, happiness? Chocolate. Best time for happiness? Best time for happiness. Anytime. Kasama si Buboy. Kausapin ang isa't isa at kumpletuhin ito. Jelay, Buboy, sana. Umpisa natin kay Jelay. Buboy, sana. Buboy, sana. Huwag ka magbago, kahit simula pa nung nakilala kita, kahit nung amoy tuhod ka pa, sana hindi ka magbago. Okay. Sana hanggang ano tayo, magkaibigan tayo hanggang dulo. Yun ang sana ni Jelay. Ano naman kaya ang sana ni Buboy? Ang kasagutan mo. Babalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Dito sa Fast Talk with Boy Abunda, kasama pa rin po natin si Jelay at si Buboy. Buboy, ikaw naman. Yes po. Kung Jelay, sana complete the sentence. Sana sa susunod na... Habang buhay. Ay, na buhay. Kakanta yun. Hindi, sana sa susunod na totoong,
yung may magmamahal talaga sa'yo, sana alagaan ka niya. Sana makita niya kung gaano kaliwanag ang iyong buhay, kung gaano ka ka-wife material. Sana makita niya yon, dahil isa ka sa mga rare women na nakita ko at nakilala ko. Okay. Alam na natin ngayon that you're not romantically related or linked to each other. Klaro sa akin yung pagiging magkaibigan ninyo. Pero itong tanong, kumusta ang lagay ng inyong mga puso? Ikaw, Buboy. Ang hirap din ito, Boy. Siguro ngayon, baka po, totoo, ang hirap din po na parang, I mean, nakafocus ako sa dalawa kong anak. Pero tinitignan ko rin yung sarili ko rin. Parang minsan pag kumikinaw sa salamin na parang, ang sarap ng parang may mag-care din sa'yo. Yung gano'n. Na-miss ko lang po yan. Okay. I get that. But you have two children. Opo, you've been single for 5 years. Yes. You're okay, pero may mga pagkakataong... Oo, may miss. Pag umuwi ka sa, di ba, pag umuwi ka, walang, I mean yung dati. Pero walang nagpapatibok ng yung puso ngayon? Wala po. Jella, ikaw? Tito Boy, parang parehas kami kasi ako, parang nung after ng mga naranasan ko, na-realize ko na kumpleto ako. Parang mas sumaya yung life ko. Sobrang thankful ko na naghiwalay kami dati. Yun talaga yung lagi ko sinasabi. Kasi totoo yun eh. Yun yung talagang nararamdaman ko eh. Kahit wala akong partner ngayon, kumpleto po ako. Friends, family, mga pets ko, lahat. Pero minsan nga, may isip mo naman yun na parang, Lord, kahit konting kilig lang. Kahit gano'n. Siyempre, di ba? Minsan may isip mo naman, pero hindi naman lagi. Pero wala ko. Wala akong kung minsan. Magbabahagi ka, Buboy, ng leksyon na may kinalaman sa buhay at pag-ibig sa iyong mga anak, ano yung sisiguraduhin mong hindi malilimutan ng iyong mga anak? Siguro po yung respeto. Yun lang po ang kaya ko pong sabihin para sa kanila. Na wag nila yung kakalimutan sa sarili nila yung salitang respeto. Where is this coming from? Itong respect, itong pagmamahal, saan ka nagkulang? Saan ka sumobra? Siguro masabi ko, Tito Boy, ano kasi po ako eh, workaholic. Okay. Parang gustong-gusto ko, ayoko pong natatambay sa bahay. Gusto ko po talaga nagtatrabaho. Gusto ko yung... So at dahil dyan? At dahil dyan, siguro may nawala dahil hindi ko naibigay yung pinakatay. Pero yun talagang buhay, Tito Boy. Kailangan mong mag-choice, kailangan mong mamili. Hindi pwedeng mag-stay ka doon. Hindi mo kailangan mag-stay sa isang box. At ang pinili mo ay? Ang mga anak ko. Kasi silang mundo ko. Hindi. Respeto ang leksyon na hindi mo malilimutang ituro sa iyong mga anak. Huwag nilang kakalimutan hanggang sa tumanda sila. Respeto ang kasunod nun. Trust. At ang susunod nun, love. Baka yun. Baka yun. Triangle opens. Yun na po yun. Ikot-ikotin. Push ko lang ng konti, Buboy. Okay. Halimbawa, ang dalawang anak mo, ang isa 6, ang isa 4. Siguro mga about 10 years from now, babalik lang ng konti ang mga anak mo at sasabihin, bakit hindi tayo kumpleto? Anong sasabihin mo sa kanila? Ang hirap ito, Boy. Mahirap, mahirap. Kasi, sorry, Gia, sorry. Kasi ano po ako eh, broken family din ako, di ba? Parang sinabi ko yun dati na, akala ko sa usapan natin to. Hindi po dito, Boy. Parang ang hirap na shucks, pagbata pinag-uusap. Na sinabi ko sa nanay nila na laban tayo, gano'n. Pero may nangyayari talaga, parang hindi ko po masabing God's will, di ba? Pero kung ito man po yun, kailangan ko po siyang yakapin. Hindi lang po talaga ako tumitigil sa pag-pray, Tito Boy. Anong pagkakamali mo ang binago mo? Siguro po, Tito Boy, mas nag-mindset ako. Mas tinignan ko yung dapat na oras na ibibigay ko. Okay. Mas nagkaroon ako ng plano. Thank to Yorme, of course. Okay. Siya yung nagmulat sa akin na parang, shucks, kaya ko rin yan. So issue ng time? Issue ng time, Yorme.
Ay, Jorme, Tito Boy, ano ba ito? Ayun po. Okay. Sabi ni Buboy Jelay, para sa kanya, respeto, trust, love. Ikaw, kung irarank mo? Irarank ko, Tito Boy, akin love ang una. Kasi yung love, mararamdaman, pag nandyan yung love, totoo kang nagmamahal, papasok yung respect at saka trust. Magkakasama yan. Yung respect naman, kailangan natin yan. Pero yung respect, kahit hindi mo love yung tao, pwede mong bigyan ng respeto. Kasi nasa sarili mo yun eh. Kung marespeto ka, nandyan yun. So yun nga, katulad ng sinabi niya, natututunan naman yun. Ano yung pinaka-importanteng leksyon na maibabahagi mo sa amin? Okay. Yung love, yung pagmamahal, Tito Boy, ano siya eh. Regalo yan sa atin ng Panginoon eh. Yung peace. Pero kapag wala ka ng peace of mind, sa tingin ko, sa natutunan ko, hindi ko alam kung sa kanila. Pero pag wala ka ng peace of mind, kahit binigay pa sa'yo ng Diyos itong tao na to, kapag nasira yung peace of mind mo, hindi niya gusto yun eh. Dapat mahalin mo yung sarili mo. Kasi kapag binigay mo na lahat, parang hirapan ako explain. Pero kasi Tito Boy, nai-ER ako, talagang nangayayat ako ng sobra. So ngayon ang lesson, dapat mahalin mo yung sarili mo. Kasi akala mo, mahal mo itong tao na to, yun na yun eh, hindi. Dapat unang mahalin mo yung sarili mo. Okay. May sinabi ka kanina na importante para sa akin at para sa mga kapuso, kinanay at kitatay, kumpleto ako. Kasi merong ideya, merong notion na you complete me, ika nga, sabi ng pelikula, na para bagang pumapasok ka sa isang relasyon na kalahati lamang, I need someone to complete me. Malalim sa akin ang dating nung sinabi mong kumpleto ako ngayon. Tanong, was there a time in your life na nabubuo ka lamang dahil sa love? Nasabi ko yung Tito Boy kasi ganito. Dati, akala ko yung love, kapag mahal mo siya, siguro young, in love ka, ganyan. Akala mo, yung pakiramdam ko parang, nasanay na ako. Malito eh. Malito. Sana malaman to ng mga bata pa. Nasanay ako na masaya ngayon, next week iyak ako. Masaya ulit ako, next month iyak ulit ako. Parang kala ko yun na yung cycle eh. Tapos kapag okay na ulit kami, masaya na ulit ako. May ganun eh. Parang natrap ka. Tapos nung bumitaw ako, sabi ko tama na. Parang kailangan ko mahalin yung sarili ko. Doon ko nalaman na, ito pala Tito Boy yung stable na pakiramdam. Dire-diretso lang, masaya ka lang, walang umiiyak. Doon mo nasabi na buo ako. Opo, doon ko nalaman na, ay, ano pala, nawala yung sakit sa ulo, nawala yung ano ba to, negativity. At saka yung cycle na pinaniwalaan mo na, ganun pala yun. Oh, hindi pala ganun yun. Ito pala dapat yung nararamdaman mo, dire-diretso lang, na masaya ka lang. Wala po akong inisip. Inisip ko lang, ano yung susuot ko bukas? Paano yung kakainin ko masarap? Paano yung pagkain ng mga aso ko, yung mga ganun at ng pusa ko? Nawala po talaga yung cycle na ang tagal mong inano na masaya ka, bukas hindi, maliit. Dinanggap ko siya, nakala ko ganun yung love. Hindi ka lang, trial to. May mga trial po talagang dumarating. Pero merong trial na nilalaban, meron ding dapat pinamimigay mo lang kung saan siya nararapat. May mga ganun pong tao, totoo po yan eh. Opo, pinamimigay mo na lang dapat yung mga taong ganun, yung may ganun eh. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong mga kwento. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat po. Bilang pagtatapos, may bulaklak ako sa'yo at saka ko na isusunod ang bulaklak. Opo, yay! Opo, tupalo na lang po. Tupalo. Hindi, pero ganito, kanina tinuruan niyo ako kung paano magbukas ng vlog. Apo. Ngayon naman, habang tayo nagpapaalam, turuan niyo ako kung paano mag-close ng paano magpaalam. Kasi kanina may, yo! Paano naman outro ngayon? Outro ang sinasabi outro. Niya. Outro. Ano ang tawag? Outro. Outro ba? Outro. Outro po. Outro. Oh, hindi extra, but outro. Outro. Tama yun. Oh. How do you do that? Dapat, Tito Boy, ganito. Parang... ito po yung camera, Tito Boy. Hello, my loves! Maraming salamat sa sumama sa akin hanggang dito at sa nagtapos ng video. Thank you for watching and share. Bang ganun lang. Subscribe. Okay. Blah, blah, blah. Hindi ako masyadong ma-outro, Tito Boy. Ikaw. Ito, ma-outro to. Ma-outro. Hindi po sa akin. Ano lang po sa akin, laging reminders na po sa akin. Okay. Maraming salamat sa mga nanonood ditong video na ito, mga boklag. Huwag niyo pong kakalimutan na always smile because smile is the best medicine in this world. Oh, nice! Maraming salamat sa inyo dalawa. Thank you very much, Jelay. Thank you. Buboy, maraming salamat. Nay, Tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin.
at pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan. Ito ang outro. At sa inyong mga puso, be kind, make your nanay and tatay proud. Hashtag, say thank you. Do just one good thing a day. And let's make a difference. Let's make this world a better place. Goodbye for now. Close natin. And God bless.